O Chairman Sharif, baka naman gusto mong ikutin yung barangay mo. Yun lang ang madumi, Chairman Sharif eh. Ayan pa, ito pa isa, nagtatapon. Iikot ka nga dyan sa ilalim, tingnan natin. Meron ako titingnan kung lumini. Nag-check-in ako dito. Titingnan natin kung may tambak ng basura. Laging tinatambakan yun. Itong mga kababayan nating Muslim, ha. O, mananawagan ako sa inyo sa mga kababayan nating Muslim dito sa Quiapo. Alam mo nga, tulit sa kanto may basura. Dito nakalagay yan, usually. Ayan, o yan na naman, o yan na naman. O kita nyo, ayan ha. O yan, may basura. Ayan ang basura. O yan, nagtatapon pa. Sige. Ayan, matanda na. Wala pang pinagkatandaan. Ayan ha. Ayan pa. Ito pa isa, nagtatapon. Ayan. See? Ayan, mga kababayan, malinaw tayo ha. O Chairman Sharif, baka naman gusto mong ikutin yung barangay mo. Meron ng batas, PD 825. Meron ding batas ang Maynila, anti-littering. Yun lang ang madumi, Chairman Sharif eh. O tingnan nyo ito sa mulo ng barangay. Alaos na. Dati may tambakan dyan. Yan sa kanan. Ito sa nangka, tingnan mo yan. Tingnan natin kung may basura. Wala. See? Wala na, walang basura. May bangketa na. Sige, dire-diretso mo, gando sa recto. May bangketa na. Tingnan mo, nadada. Pucha, Jerry. May bangketa na. Ayan. Mapapasin nyo mga kababayan, wala naman kaming binago eh. Bulok pa rin yung mga building pag tinignan ninyo eh. Pero, ang taong bayan, nakalalakad na sa bangketa. Ayan. May bangketa pala. Ayan yung binomba dati, Jerry, di ba? Note mo nga yan, Chairman Sharif. Ayan ha, Chairman Sharif ha. Hindi po pwede natin ikubli yan sa taong bayan. Kami, ayusin namin yan, nakakutin namin. Pero kayo, nakakahiya kayo dyan sa ating mga kababayan na Muslim community yan eh. Refleksyon nyo po yan, mga kababayan. Kung kayo mismo, binababoy ninyo yung barangay ninyo. Anong pagtingin na makukuha ninyo sa taong bayan? Kayo lang umadumi, oh. Nakita nyo, sa haba ho nun, ilang barangay ho yun. Nakakadusa, no, Minjola. Ha? Kaya Chairman Sharif, ikaw ba naman, Muslim ka rin naman, eh. Pangalagaan mo yung mga kababayan mo. Mag-gobyerno ka dyan. Libre mo, kantong-kanto, main thoroughfare. Kayo rin ang nakakahiya, hindi kami. Bilang gobyerno, mapapahiya kami, walang problema. So what, kung mapapahiya kami, gagampanan naman namin ang tungkulin namin. Bukas, lilinisin namin ulit sa linggo. Araw-araw, buwan-buwan, linggo-linggo. Pero, anong impresyon meron makikita sa Muslim community? Anong uri ng komunidad meron kayo? Kayo rin naman na sumisira sa inyong mga sarili. Hindi kami. Kami pamalaan, agampanan namin ang pilit yung ating mga nakakaya. Pero yun yung haba noon. Chairman Sharif, nakakaya kayo. Kung hindi nyo kaya mag-gobyerno dyan sa barangay ninyo, wala kayong dahilan maging chairman dyan. Huwag yung babuyin. Sa rekto, ginawa nyo na nga yan eh. Sa waluna, ginawa nyo na nga yan. Diyan kayo tumatain, naguhugas. Tatapon ng mga pinagtindahan ninyo sa gitna ng kalsada. Bude-budegang plastic ang nakuha ako dyan sa divisoria na yan bago nalinis natin eh. Yung kanal. Kaya hindi nyo masisisi kung bakit ang pamahalaan talagang napagod sa inyo. Napagod kayong unawain. Napagod ang pamahalaan sa inyo na intindihin kayo. Kasi kayo mismo, wala kayong kalinisan sa katawan. Wala kayong kaayusan. Nakakaya kayo.
kayo lang. Kayo hindi naman pwede kumble. Naka-live po ito. Sa dami-dami ng inikutan namin. Kaya siguro, napapanahon na rin na makiisa kayo sa pamana. Maglinis kayo. Hindi yung gabi-gabi na lang. Kita ninyo yun, mga kababayan. Hindi yun, kahit yung driver ko, hindi niya alam. Hinulat ko lang siya. Kaliwa mo dyan, may check-checkin ako. Bakit? Nire-report sa akin ang netizen . Nagkataon, naalala ko. Ayun, tumpak yung report ng netizen. Tumpak. Kayo ang nagpapabaya, bumababoy sa inyong kapaligiran. Diba? Wala. Kayo yan. Walang ibang dapat sisihin yan. Ayan, pag hindi ko yan kinuha bukas, ako sisihin ninyo. Dahil obligasyon ko bilang mayor na mapanatiling malinis yung kapaligiran. Obligasyon ko yun at sampu ng aming mga kasamahan sa City Government. Pero kung kayo magdumi ng kapaligiran ninyo, hindi ko ituturo ang daliri ko sa inyo, pero wala namin pa bang pwedeng ituro, di kayo din. Kayo ang bumababoy ng kapaligiran ninyo. Kaya siguro napapanahon na. Magbago na kayo. Para sa atin ito. Basta kayo, welcome kayo sa Manila. Mahal namin kayo bilang mamamayan. Ang hindi namin mahal, yung mga baboy. Yung mga kriminal. Nagbenta ng droga. O yan, hindi namin kayo mahal. Hindi kayo welcome sa Manila. Pero kung gusto nyo, panatag ang loob ninyo. Gusto ninyo, payapa. Makapaghanap buhay kayo sa Maynila ng apat, maayos. So, welcome kayo. Buhayin ninyo ang pamilya ninyo. Welcome kayo. Ay, ako. Nakaka-turn off kayo.